Magandang araw mga kabibilab. So ngayon po ay aalis na naman kami at punta kami kay Nana kasi nagpapasundo po si Nana kaya ngayon po ay susunduin na naman namin. So ayan, may dala pa akong isda. Okay, so see you na lang tayo dun sa bahay. Ayan mga kabibilab, so kakarating lang namin dito. Ayan si Eric. Ayan si Nana, bagong ligo. No, isda. So si Nana ay kukunin na naman namin dahil may bagyo kasi dito sa amin ay hindi safe yung ano, at lalo sa taas ay gumuho yung lupa dyan sa taas kaya kukunin na naman namin si Nana. Mas naka-prepare na yung mga dala ni Nana. Ayan, so ito yung aming pasalubong tinapay, mga damit. Okay, so see you na lang sa bahay. Mga kabibilab, so kakarating na namin dito sa bahay. So kagigising ko lang dyan mga kabibilab. So pagkatapos pala namin pagsundo kay Nana, si Eric po ay naglambat dahil wala kaming pang-ulam ngayong gabi. Yan. So tingnan natin ang pumaraming huli. Isda. Pili ka, miss. Isda. Miss, pili ka. At pwede natin ba ako maligo sa iyo? Ito pa lang huli ng aking baby love. Madami-dami din. Wow, meron pang pusit. Pusit, isang piraso. Kamusta? Ba't hapon na kayo? Hmm? Ba't hapon na? Ano is that to? Tagal din magtanga ng kulili. Kulili. Yan, so sari-sari mga ka-baby loves. Tagal magtanggal na si Bayo ba? Si Bayo ang itanggal. Ito ang malaki. Ito ang Samaral. Isang piraso lang ta? Isa lang. Isa lang eh. Nagulang pa kami ng dalawa. Yun. Anong ginawa nyo sa pusit? Ihaw? Ihaw na. Tsaka nagkilo kami. So, puntahan nyo lang sa Fishing Brothers ang paguli. Yun. At pagluto namin sa pulo. Yun, mga kabibilab. So, puntahan nyo lang. Ano yan? Dito kami ng na malaking mamsa. Huh? Yun sa labay. Nahuli. Diyos oh? Oo nga. Mabuti na abot agad nando. Mga 1 kilo higit. Ah, pambawi ng gas. Sa gas yan, kag sa yelo. Sa gas eh. Ay, naparte nyo na baga? Wala pa, hugutan mo natin ng gasolina. Okay. Ayan, so, para merong pambawi sa gas mga kabibilabs. Okay, so banlaw ka muna. Sige. Dahil marami po yung huli nila Eric, at nagbigay po kami kanila Ate Jean, at dahil wala silang ulam, at yung iba po ay ilalagay namin sa ref dahil sa ngayon po ay meron tayong bagyo at dito po sa amin ay signal number 1 na yung bagyong Pepito, kaya mag-ingat-ingat po kayo at tayong lahat, sana naman po ay wag naman lumakas dito sa amin kasi kawawa naman tayo guys pag inatake tayo ng bagyo. So, kukuha lang kami dito dahil magluluto tayo para may pang-ulam. At yung iba nga ay stock para kahit ano man pang mangyari, ay meron tayong naka-stock na ulam sa ref natin. Ayan. So, linisan ko muna siya bago ilagay sa ref. Para naman hindi magbaho yung ating ref. Bale, meron po tayong papaya. So, yung papaya po ay galing kay Ate Mary. Ang gagawin po natin dyan ay dinding-ding, gugulayin natin dahil meron namang isda si Eric. Kaya, yung isda mamaya ay ihahalo natin dyan. Prituhin ko muna yun mga kabibilabs. So, yung ating papaya pala ay hindi po yan hinog. Ganyan po talaga yan ang kanyang kulay. Kakaibang papaya ni Ate Mary. So, yung kanyang laman po ay mapula, pero ang kanyang balat ay green pa. So, hindi pa po siya hinog, ganyan talaga. Kasi kapag hinog na ay malambot na po yan mga kabibilabs, pero ito ay hindi siya malambot. Hibal pa lang, pwedeng-pwede pa. Akala nyo lang na luto, pero hindi. Masarap yan kasi manamis-namis yan mamaya kapag ginulay natin. So, babalatan lang natin ang ating papaya.
tapos ko na nabalatan, pero hindi talaga siya hinog. Oh. Kahit pisil-pisilan mo pa. So, bibiyakin na natin ang ating papaya. Yan, tapos ko na ano, nabalatan, natanggal na yung kanyang ganito, yung ganito, kanyang butong. Ngayon ay, hihiwain na natin. So ngayon po ay, hihiwain na natin ang ating papaya. Tapos na po, mga kabibilabs. At ngayon po ay huhugasan na natin. Ayan na yung ating papaya. So, kuha tayo ngayon ng saluyot. Maghingi ako dito kay Ate Mary, mga kabibilabs, para ilagay doon sa ating papaya. Ngayon naman ay kukuha tayo ng okra. So, hugasan na natin ang ating nakuhang saluyot. Isa-isahin natin, baka meron insekto. At yung okra. Okra ay hihiwain ko lang siya, mga kalibidabs. Bali, ito na po pala yung ating isda. Malinis na po siya. Kukuha lang ako pati. Ayan, so 5 piraso yung ating piprituhin. Siyempre, yung natira ay lalagay natin sa ref. Ayan. Para meron tayong pang-stack. Lagyan ko lang ng asin.
Maganda tayo ng mantika. Bali, nagpakulo na pala ako ng tubig at ilagay ko na yung ating papaya. Masarap to dahil manamis-namis yan mamaya. So, ang gagawin natin ay dinengdeng na papaya with saluyot at okra. Yun. So, ilagay ko na yung ating okra. Yung saluyot. Malinis naman yung aking kamay. Yun. Bali, naglagay na rin pala ako ng patis. Kaso lang, hindi nabidihan. Lagay ko na yung isda. Ito na lang yung malaki. Dalawang piraso. Ayan. So, tikman natin. Manamis-namis. Masarap siya, mga kabibilabs. So, magdadagdag lang ko ng kaunting asin. So, maya-maya ay luto na ito, mga kakain na kami. Yan. So, magandang gabi na sa atin lahat, mga kabibilabs. So, inabutan na tayo ng gabi. So, bali, pinauna ko pala si Nana kumain. Kasi si Eric po ay nasa baba pa at mamaya ay sasabay na kami ni Eric. So, dahil gabi na at baka gutom na si Nana, kaya pinauna namin. Sarap. So, pasensya na kung tahimik talaga si Nana. Ganyan talaga yan, tahimik. Dahil nandito na si Eric, ayan na yung ating dinengdeng na papaya. Kakain na po kami ngayon. Manamis-namis to. Tamis-tamis na yan. Tinikman ko kanina. Sarap eh. Paborits ng bayan yan. Yun. So mga kabibilabs, at ngayon po ay dalawa na lang kami ni Eric ang kakain dahil nga po si Nana ay tapos na. Ayun, nagmumugas namin ng pinggan. So, okay na at nasipti na daw ni Eric yung mga gamit nyo sa baba. Diba? Kaya, kakain na kami ngayon ng hapunan. So, play na po tayo. Amen. Kain po tayo, mga kabibilabs. Inabot na ng gabi. Yung ipakista na pinirito ko ay dito. Hindi ko nilagay lahat doon sa ating dinding. Yung akala mo ay hinog na yung papara, pero hindi. Makula talaga siya. Meron kasi mga ganyan, papaya, yung akala mo ay hinog na. Pero hindi pa pala yung masaya. So meron pa akong papaya dito. So yung papaya pala ay galing kay Teneri kahapon. Kumuha kami doon sa kanyang farm. Ito yung hinog, pag ganito na talaga. Pero hindi pa kita sin. Magadilaw pag ito lahat. Yung kanina, yung ding yung biltan ko, green pa yun. Pero yung laman. Pambula. So, makikita mo yung papaya na hinog na yung kanyang laman ay malambot. Kaya, nakakabula. Sa?
So, mag-ingat-ingat po kayo dyan. Lalo't may bagyo tayo ngayon. Babay, makakabulog kasi si Eric, kanina, nag-cut-in-book sila doon sa pulo, kaya sakit ang busog niya. So ako, okay, kain pa. Ayun, so maraming salamat po ulit sa inyo, mga kabibilag. Bye-bye. At mag-ingat-ingat po tayong lahat dyan. God bless po. Bye-bye.